kamusta naman po kayo? Yelong-yelo ako ngayon. Di bali ng yelo ang suot. Huwag lang ang ngipin. And most importantly, huwag lang ang mga mata. Dahil ibang usapan na yan, mga kuya, mga ate. Kapag nag-yelo na, at least, oh, di ba? Kapag yelong-yelo ang ngipin mo, sigurado malamig. Dahil nag-yelo. Pwede ka na magbenta ng ice tubig. Alright? Anyways, hello, kumusta po kayo? And yo, what's up everybody? Yan, and as usual as always, ito po muli ang pambansang maninisid. Kumusta kayong lahat, mga kabakya? Hello po sa inyo. Ayan. At, mahaba na buhok ko, ano? Paparlor na ako. Ayan. Papagupit ako. Hey! Yung parang pang Justin Bieber ba? Yung, baby, wow. Ayan. At syempre, eto, muli naman po ninyo makakasama ang inyo pong natatanging pambansang maninisid. Ito po si John Marino at isa na naman pong kabalbalan ang ating pong gagawin ngayong araw na ito. Okay nga pala, maraming salamat po sa lahat. Thank you. I appreciate yung pagsuporta ho ninyo. Ayan, sa pagpo-post ho natin at panonood ho ninyo at pagla-likes ng ating pong mga videos. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Bang. From the bottom of my heart. Oh, at konting push na lang. Okay? Anyways, again, maraming salamat po sa lahat ng mga kabakya ho natin. Okay, sa na lumalago na, dumarami na ang ating mga alagad. And I thank you all for that. Yo. Basta, the best talaga kayo. Okay? Kahit pa paano. Yun. Napapasaya nyo po ang... alam nyo mga sarkadsa. Alam nyo mga kabakya. Okay? Ito pong pag-video ho natin araw-araw. You know, nakakagaan po ng pakiramdam. Dahil alam ko naman po na kahit pa paano, na-appreciate naman po ninyo ako. Kahit pa paano, napapangiti ko naman po kayo. By that, gumagaan din po. Okay, kung ano man yung mga kung ano man po yung mga bigat ng pakiramdam. Yan, na nararamdaman ko. Ayun, na talaga naman naiisip ko, hindi nasasayang. Yan, kung ano man po yung mga ginagawa natin dito. Although mga kabalbalan lang, pero syempre naman. Diba? Kung ikaw eh, magagawa mo ba na magsalita ng magsalita? Okay, for straight more than 20 minutes na wala kang kausap, kung hindi sarili mo din lang naman. Yeah. Kaharap mo ang camera. Bruh. Okay, at nakaharap siya sa'yo. But anyways, mabuhay kayo. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kabakya. Thank you. Ayan. At gaya ng nauna ko nga pong binanggit sa aking vlog, alright, wala pong adjective na makakapagpa-describe kung ano po yung saya at tuwa na nararamdaman ko po sa tuwing na-appreciate po ninyo yung akin pong mga ginagawang video para lamang po sa inyo. Salute sa inyong lahat. Ayan, at syempre, eto nga pala, eto na naman tayo, okay, sa ating pong vlog ngayong sandaling ito. Okay, at syempre, as usual, eto po muli, paso! Itanong mo kay Kuya John Marino. Ayan, itanong mo daw kay Kuya John Marino. Lagi na lang po kasi kayong tanong. Ayan, ha? Alright, but eto nga po yung tanong po ng ating pong isa sa mga kabakya rin ho natin. Okay, na concern lang daw siya. Okay, sige. No problem. Pagbibigyan kita. Ayan. Kuya JM, sana po instead of nagsasalita lang po kayo sa vlog ho ninyo,
bakit po hindi nyo po subukan na makipag-collaborate sa mga ibang YouTuber? Hindi nga ako kilala ng mga to eh. Makikipag-collaborate pa ako sa kanya, sa kanila. Okay? Parang suntok sa buwan naman niya. Sa tingin mo kayo makikipag-collaborate sila sa akin? Tingnan mo yung subscriber ko. Oh, tingnan mo. Yan. Siyempre, yung mga yan po kasi, hindi naman natin nilalahat. Okay? May mga YouTuber naman talaga, yung mga big YouTuber na tinutulungan din ho nila yung mga small YouTuber. Ayan ay kung talagang tulungan sila. Pero, walang sa akin lang, sapat na yung ganito. Okay? Kung may makipag-collaborate, it will be okay. It will be good. Yan, it's all good. Okay? Wala naman pong problema doon. I am not closing my doors with all those stuffs or all those things na sinasuggest to ninyo as far as vlogging is concerned. Yan, maraming salamat, but maybe right now I am just waiting kung whoever, kung sino po yung gustong makipag-collaborate po sa inyong abang lingkod. Pero sa tingin ko, walang interesado. Alright. Now. And eto rin. Aba, ayos ito. Collaboration talaga. Okay. And ang sabi rin dito. Kuya JM! Ah, okay. Sige. Ano po yung gamit ninyong pinang i-edit po ng mga vlog ho ninyo? Ang ginagamit ko po, hindi po ano to ha, hindi po ito sponsored, okay? Or paid advertisement, okay, ng kahit na ano. Baka mamaya isipin po ninyo, binayaran ako ng ganito para i-promote ko ito. No, it's not that. Ayan, wala tayong K para gawin yung bagay na yan. Tsaka na lang. Okay? Well, ang ginagamit ko pong pang-edit, ako lang po kasi yung nag-edit ng sarili ko. Although, syempre, aaralan pa rin din naman ito, pero kung yung voice-voice lang ang pinag-uusapan, ladies and gentlemen, hindi naman sa nagbubuhat tayo ng sarili nating bangko, pero mani-mani na lang yan. Okay, pagdating po kasi sa video, okay, sa visual, medyo nahihirapan ho kasi tayo. But, you know, ika nga ho nila, wala naman hong mahirap sa taong nagsisikap. Tama, mali. Ayan, walang mahirap sa taong interesado na gawin yung bagay na gusto niyang gawin. Yun sana din ang gawin ho ninyo ha. Kahit man sinasabi ng mind po ninyo na ay ang hirap naman yan, diba? Pero subukan nyo lang. Wala naman masama, wala naman pong problema. There's no harm in trying. May namatay na ba? Wala pa naman, diba? Yan. Ang gamit ho natin, okay, balik tayo. Ang gamit ko po na pinang i-edit sa aking mga videos ay Filmora version 1. Masyado nang obsolete. Ayaba! Masyado kasing complicated ang Adobe. Ayan, kaya hindi ho yun ang ginagamit na pang-prof na lang yun. Ayan, pang-prof. Ika nga, pang-professional. Sa atin, mga amateur lang ho tayo. So, dun lang tayo sa user-friendly. Ika nga, Filmora po ako, Filmora. Yun yung ginagamit kong pang-edit, okay, sa ating mga videos. But, syempre, huwag nyo naman pong lait-laitin yung mga video natin, ha? Yung editing natin. It's because I am still learning. Okay, and at the same time, I am still seeing the possibility in everything. Yeah. Pero mapag-aaralan din yan. Okay, mag-alala. Pag naging professional rin tayo sa pag-i-edit, okay, gagandahan natin. Wow! Kung may igaganda pa. Alright! At eto! Aba, eto, magandang tanong ito. Magandang tanong. Sabi niya kasi, okay, Kuya JM! Nasubukan mo na bang ipalabas sa TV? Kung may palabas lang sa TV, hindi pa. Okay?
wala yatang plano sa akin na magpakailanman eh. Nagsara na rin yung isa. Sana pang MMK yung buhay ko, kaso nga lang, sa mga palad, hindi pa naman sila naka-airing ngayon. Malas. Malay nyo! Ma-feature tayo! Yan, huwag kayong mag-alala. Nakikipag-coordinate na sa akin. Ang Animal Planet. Tsaka Discovery Channel. Okay? Yan. Ma-feature na tayo dyan. Lalabas na tayo sa TV. Pero hindi, just kidding aside, okay? Siguro kung sa TV lang, when I started, actually, naka-ano na nga ako, tatlo or apat, hindi ko na, basta, Oy, baka mamaya sabihin nyo, pinagyayon din hindi po ha. Sinasabi ko lang po yung totoo. Okay? Una po yung Wawawin. Wow! Si Kuya Will. Ayan. Gusto kumanta po ako dun noon. Mga DJs po kami lahat. Ayan, kumanta ako dun noon ng Bakit ngayon ka lang? Hindi dinagdagan ni Kuya Will yung binigay niya eh. Okay? Ayan. Yun, Wawawin. Tapos, Eat Bulaga! Yung sa pula sa puti, hindi ko alam kung familiar ba kayo sa game na yun noon before ng Eat Bulaga, sa pula sa puti. Okay, nanalo po kami noon. Okay, at ako po yung panghuli. Ako po yung nagsulat ng title ng pangalan. Title ng kanta ni na Snoop Dogg and Katy Perry. Yon, California Girls. Yon, ako po yung nagsulat noon. Okay, yung For the Win. Ika nga, ako po yon. Ako po yung last. Diba? Kala nyo ha? Okay, kahit ganito lang ang Kuya JM ninyo. Na TV na rin. Buti lang, hindi sa TV Patrol. Buti kaya sa 24 oras. Buti na lang, hindi doon. Buti kaya sa Soko. At least sa mga game show. Ayan, at syempre yung, I don't know if you could still remember yung Pilipinas Win na Win. Short stint lamang ho kasi yung ano na yon, yung game show na yon. Okay, yun po kasi yung pumalit before sa programa ni Kuya Will na Wawawin. Okay, yun po yung pinalit nung kabilang stasyon dahil umalis po nun si Kuya Will. Ayan, so yung Pilipinas Win na Win. Ayan, ang nandun nun si Mr. Si Pukyaw. Ayan, si Pokwang and si Mariel. Ayan, nandun din po nun si Mariel. Tsaka absent nun si Miss Chris Aquino. Alam niya yatang pupunta ako, kaya sabi siguro niya, mag-absent na lang ako. Nandun naman pala yung puro kabalbalang ginagawa na DJ. Ayan. Ayan, so yan. Eat Bulaga, Wawawin, Pilipinas Win na Win. And maniwala kayo sa hindi, baka mamaya sabihin nung ninyo, ang kapal-kapal naman ang mukha ko, ano? I am just telling you the truth. Okay, that was way back 2010, ladies and gentlemen. I was featured in one of the men's magazine. Yan, sa Pilipinas. Na dating kinahihiligan nyo ito. Hanggang ngayon pa rin din. 2010 yan. Ang cover nun is si Rufa May Quinto. And although marami din naman kami mga DJs from... Hindi naman pala marami. Apat lang pala kami. Na na-feature. Apat lang ho kami. Okay, yung tatlo, ay yung, I think yung dalawa yata, yung mga high-end station. Tapos yung isa, ay yung isang station din. So yun, na-feature po ako nandun sa kanilang February issue. Yan, ng
magazine na yan, AV Champ, 2010. Yan, si Rufa May Quinto ang cover po nun. Hanapin nyo. Pag makita mo, baka mamaya sabihin nyo, well, sinungaling itong Gian Marino na to ah. Hanapin ko nga. Ayan. Kapag totoo yan, isampal nyo mismo yung magazine sa pagmamukha ninyo. Pero kung walang katotohanan po yan, pumunto po kayo rito, okay? At palambutin nyo yung magazine na yan sa kakasampal sa aking mukha naman. Ayan po. Yun po yung katotohanan. Okay? I mean, hindi naman po kasi natin, you know, sinasabi po yun or pinagmamayabang dahil hindi naman po pinagmamayabang yung mga bagay na ganoon. Pus po tinitreasure. I mean, I treasure all those things, all those stuffs. Okay? And likewise, kumbaga, it's an opportunity. And talagang overwhelmed na overwhelmed ako nun. Okay? Bakit sa dinami-dami ng mga DJs? Okay, bakit sa mga sa dinami-dami ng mga mas sikat pa sa akin? Ako po yung kinuha. Nasa utak ko na lang siguro hindi sila available. That time. Kumbaga parang sinasabi ko na lang sarili ko, siguro no choice lang ang mga ito. Oh, di ba? Ayun, yun po yung mga opportunities na na-experience ng inyong Kuya JM. Parang sa buhay naman, ika nga ho nila, kapag may mga na-achieve ho kayong mga ganito, you just, you know, keep your feet on the ground. Okay? Ganun lang. Hindi mo naman kailangan ipagyabang, hindi mo naman kailangan let the people, okay, na makaalam po nito. Well, sa part ko, tinanong po ninyo, sinabi ko lang. Kung hindi naman ho tatanungin yan, hindi ko rin din naman ho sasabihin sa inyo. Ayun lang. Eh, sa akin din naman kasi, siyempre, ayoko din naman hong ipagkait. Ayan. Kung ano man po yung mga information, available information na dapat ninyong marinig. Okay? And, well, thank you for that question. Ayan. And, oh, at least, nalaman ho ninyo na kahit ganito po yung inyong Kuya JM, ha? Kahit ganito po si Gian Marino. Oh, di ba? Nakapag-TV at magazine na rin ako. Dati nga, inaisip ko noon, nung tumawag po sa akin ng FHM, naku, sarili ko. Ano ba gagawin ko rin? Maghuhubad din ba ako? Okay? Kasi yan naman yung ano nila, di ba? Maghuhubad din kaya ako. Sabi ko, kung maghuhubad ako, ayoko. Ayun. Hindi, joke lang yun. So, nung inimbita nila ako, I immediately nagsabi ng, opo, opo, sige po. I will be there. Sabi ko sa nila, kayo ba si January? Yes. Sabi ko, ganun. Tapos yun. Ayan, inibitan ho kayo namin na sana pumunta kayo para ma-feature din ho kayo sa magazine sa February issue na ilalabas ho namin. So, hindi na ako nagdalawang isip pa. Sabi ko, pagkakataon ko na to para maipakita yung maganda kong katawan sa madla. Interview lang pala. Tsaka mga pictorial sa yan. Mantakin ninyo, sa dinami-dami ng mga kinuhang picture sa akin, isa lang talaga yung nilagay nila. Ano na? Mantakin nyo yan. Okay, nahirapan pa ako kakasmile ng kakasmile, tapos iisa lang pala yung kukunin nila. Ano na? Okay. May patalong-talong pa akong nalalaman doon for the pictorial lang. But anyways, it was all good. And so, thanks a lot for that opportunity. Okay, na-experience ko po. And it will be forever. And it will be forever na matitreasure ko yan. Ayan. Okay? Kahit na wala na po ako sa radyo, at least, once in my life, maalala ko na I was invited, okay, sa ganito, sa ganyan. Ayan. And, well, maybe, if ever na darating yung panahon na magkakaapo ako, okay, or, yun, at least,
Anyways, may mga kukwento ako sa kanila. Ayun nga lang din ang problema kung maniniwala pa sa akin. Ang mga henerasyon. Baka titignan lang akong ganon. Talaga? Ayun lang yung magiging tanong nila. Okay. But anyways, ayun. So maraming salamat. Ayan sa pagtatanong mo. At least, nalaman nyo na, mga kabakya. Hindi ko na itinago yun sa inyo. Okay? So, classified lang yun. Well, maraming salamat. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita. Dito lamang sa ating pong YouTube channel sa Pambansang Maninisid. Ito po si John Marino. Peace out!